concert in Philippine Arena? Ready ka na? Tara! Sharing with you, Great Toast of Philippine Arena. Hello mga ka-to-cart, it's me Anna and welcome to Online Shopper React. Hello mga ka-to-cart, it's been a while, long time no see. And for this vlog ka-to-cart, where to po tayo ng Philippine Arena. Kung may upcoming concert ka dito sa venue na to, watch until the end of this video para mas marami po kayo makuhang tips and tricks. Key points for this info vlog, how to go to Philippine Arena via private vehicle and shuttle bus. What to bring, what to wear, and what to expect. First in line mga ka-to-cart, how to go to Philippine Arena via private vehicle. So yung experience namin going to Philippine Arena for the Twice concert, since from Cavite po kami, ang daan po namin is Cavitex, Naiyax, Skyway, and then NLEX. Ang dami po namin din ang expressway, hindi po ba? Marami po rin kaming toll gate na dinaanan, kaya marami pong toll fees. Take note ka to cart, kung private vehicle po kayo pupunta sa venue, make sure na yung sasakyan nyo po, meron po siyang easy trip and auto sweep para less hassle. Yung Skyway po natin, under po siya ng auto sweep. And if ever nagagamit po kayo ng Waze, ang ipipin nyo po sa Waze nyo is Philippine Arena Parking Something. Kunwari, ang target nyo po is Parking D, Parking B, Parking A. Better po na yun na po yung ipin nyo. And ang exit nyo po ka-AutoCart is yung Ciudad de Victoria. Doon po talaga mismo yung papasok ng Philippine Arena. So saan naman yung best parking? Ito pong best parking ka-AutoCart, depende po ito sa location nyo. For South people or from those living in Metro Manila, for best parking space po is Parking D, yung malapit po dun sa exit sa NLEX. Kung mapapansin nyo po dun sa nirelease na poster ng map or map guide ng mga promoters, concert promoters in every concert, nakalagay dito going to NLEX, going to parts of Bulacan, ganyan. Kasi yung concert promoter, tinutulungan din niya kayo kung makapagplano kung saan ba best mag-enter and best to exit. Kasi kapag katapos ng concert, medyo traffic sa loob ng Ciudad de Victoria. Yan sa compound ni Philippine Arena. Kaya better to park sa most convenient yet closest parking space dun sa exit nyo. Sa parking space po na within sa loob ng Philippine Arena, meron pong fee of 150 pesos, diba? Mahal, diba? Ang binabayaran natin doon, hindi lang basta yung space, pati yung security kasi may nagbabantay sa loob. When is the best time to go? Ito ka-AutoCart, depende po kung anong section nyo. Kasi syempre, pag VIP seated kayo or VIP standing kayo, meron po kayong soundcheck. Ang soundcheck kasi, earlier. Earlier ang entrance. So kung VIP standing po kayo at meron po kayong soundcheck access, better po na pumunta kayo sa arena, siguro mga lunchtime. Bakit? Kasi ka-AutoCart, pag may standing kayo at may soundcheck kayo, may strapping pa yan. May strap. Kukuha pa kayo ng laminated na ID o hindi lang siya basta pila. Pila sa strapping, then pila rin dun sa mismong queue papasok na ng venue. Tapos, pagbigay din kayo ng extra time kasi baka maligaw din kayo sa loob. Lalo na kung first time nyo, lito is real, ligaw is real. Kaya make sure na mag-provide kayo ng buffer na time para sa mga hanap-hanap nyo kung saan magpupunta sa loob ng arena. Next, ka-AutoCart, punta naman tayo sa via shuttle bus or carpool or whatsoever, ganyan. Sa loob ng Philippine Arena, meron tayong tinatawag na NLET or yung North Luzon Express Terminal. Itong tinignan ko, meron nga namang mga biyahe pero very limited. Mostly, mga pa-north din. O hindi ko lang siya na-explore. Pero kasi, mga pa-north, pa-Baguio, pa-Tarlac, parang iilan lang yung pa-Metro Manila. Best talaga na meron tayong shuttle bus na inorganize ng mga fan sites. Every concert, yung concert promoter, meron silang pinaprovide na shuttle bus na accessible in some areas. Sa Live Nation kasi, madalas, 2 points yan, Mowa Arena and Centris. Yung Mowa Arena, yan yung south pick-up, drop-off. Si Centris, dun yung north.
Okay, dalawa lang yan eh. Usually kasi lately, Live Nation lang naman ang nag-venue dyan sa Philippine Arena, di ba? Kasi sila lang matapang. Ayan, every time na may pa-shuttle bus yan sa mga concerts nila, it's a must na meron na po kayong yung physical ticket. Kasi pagbibili kayo sa online, kailangan nyo i-enter yung control number na makikita sa inyong physical ticket para makabili kayo ng ticket din for shuttle bus. Pero kung ayaw niya naman kay Live Nation, organize ng mga fan sites, mga fan clubs. Ayan, marami yan. Mostly, yung mga fan clubs, nasa ano yan, Sockmeds nila. At dito kasi sa mga fan sites na to, mas marami yung pick up at drop off points nila. Syempre, ang mga taga-South, hindi lang naman sa MOA ng Cavite, Laguna, Batangas. So yung iba, marami din nagka-cater. Kanya-kanya. Oo, magagaling yung mga fan clubs na yun eh. Kaya nila yan, oo. Nakakahanap sila ng paraan para mapadali yung buhay ng mga fans na pupunta sa concert. Tapos pala, ito ka add to cart ha. Pinsan ko kasing pumunta sa Twice. Bali yung shuttle bus ni Live Nation from MOA Arena, dumaan sila ng Tondo, besh. Ang layo, di ba? Whereas, merong mga... Kasi along the way, di ba, papunta kami by private vehicle. Nakikita mo talaga yung mga bus na kasabay mo sa Skyway, sa Stage 3. Siguro yung mga fan club na shuttle bus, they off sa Stage 3, sa Skyway, kasi mas mabilis. Do mas mahal, at mas mabilis. So yun lang din yung ano nun, advantage nun. Yung ibang fan clubs, more pick-up points, more drop-off, and then yung ruta, mas mabilis. So kayo, bahala kayo, pili lang kayo kung saan mas close sa inyo, mas okay sa budget nyo, alam mo yun, sa schedule nyo, ayan. Tapos ayun ka to cart, kung pumunta kayo via shuttle bus, saan ba kayo magpa-park? Yung mga buses, nandun sila sa area ng inlet, likod banda. Kung saan yung terminal, lakad lang, walking lang. Tapos kung saan kayo iniwan, doon din kayo babalik. Para lang, alam yun, walang walaan. Hindi kayo mawawala sa loob. Then, kung naka-shuttle bus kayo, kailan naman yung best time to go sa Philippine Arena? Well, ayun, tulad na yung sinabi ko kanina, make sure na alam nyo kung saan yung ruta kung sasakyan nyo. Para mas mahaba yung buffer nyo na baka matraffic kayo or what. Para umabot naman kayo, besh, sa strapping, tsaka doon sa soundcheck. Baka mamaya malate pa kayo doon, sayang naman yung binayaran nyo, diba? Doon naman tayo ka-ato kahit sa what to bring. So, unang-una, besh, concert ticket. May nakita ko sa TikTok na nakalimutan nila yung concert ticket nila. Tapos pinalala move, sobrang hassle noon. Tapos yung pangalawa, light stick. Pero hindi ito required ha. Kung hindi kaya ng budget, it's okay na walang light stick. And then third one is yung wet wipe. Wet wipes sa mga hygiene kit nyo. Kasi, di ba, mainit, maalinsangan, di ba? Tapos puro lakad kayo. So para lang pagka nag-start yung concert, fresh kayo. And then ito, packed food. Pag may sarili kayong sasakyan, may chance o mas better na may packed food kayo. Well, may pagkain sa loob ng compound, Ciudad de Victoria. Pero kung nagtitipid din kasi kayo, okay lang din yung may packed food kayo. Kasi imaginein mo, lunch, tapos siguro merienda or early dinner pa kayo. Okay lang din kung may dala kayong pagkain para makatipid kayo. Tapos, ito, yung pera nyo, cash lang ka-advocate. Kasi hindi gumagana yung mobile data. What to wear? Ito, highly encouraged talaga na comfortable clothes. What to expect? Ito ka to cart. First time mo sa Philippine Arena, kapag ka papalapit, siguro 3 o'clock, 3 p.m. onwards, pagpapalapit na yung start ng show, mag-build up na yung crowd, ang dami na, mahaba po ang pila. Kaya make sure na you stay hydrated. Matindi ang akyatan dito. Pakit kayo pataas para makapunta kayo dun sa mismong entrance ng Philippine Arena. Tapos, kung VIP seated ka, LBA, pagka nandun ka na sa taas, bababa ka naman. And ka-to cart, wala po silang escalator. Hindi uso ang escalator sa Philippine Arena. Wala po. So walk, walk, walk. Tapos, kung ikaw naman ay nasa upper back sections, pagka-akit mo, aakit ka pa ulit sa ataas. Ayan. So talagang mapapa-exercise kayo dito. Kaya ihanda nyo na po ang sarili nyo. And another tip ka add to cart, ito, shinare lang sa akin to ng kaibigan ko. Yung sa connection, internet connection, yung smart, yeah. Smart lang ang gumagana sa Philippine Arena. So ano, kailangan nyo bang bumili ng SIM card? Well, sa smart pala ka add to cart, may in-offer silang yung tawag nating e-SIM, electronic SIM. Ito yung SIM card na hindi kailangan ng physical SIM card. Hindi kailangan na bibili ka na susuksok mo sa cellphone mo. Hindi. eSIM siya. Sa website, bibili ka ng eSIM, tapos yung matatanggap ang email, then isascan mo yon, then in a matter of minutes siguro, automatically,
meron ka ng number ng Smart. 'Di ba amazing? Pero itong eSIM Add to Cart, parang workable lang siya sa iPhone. Kung meron man sa inyo na Android user, tapos na work out yung eSIM na Smart, please do comment down below para alam natin kung paano ba yung galawan natin sa Philippine arena. Okay, big help yun, lalo na sa data, sa internet, lalo na yung mga may sundo lang. Kahit sa mga magkakasama lang, kasi meron mga magkakasama, pero magkaiba section. Okay, so after ng concert, medyo pahirapan maghanap dahil sobrang daming tao. Para lang meron kayong form of communication through Smart eSIM. So ayan mga ka-AdtoCart, maraming salamat po at sana nakatulong yung vlog na to for upcoming concerts and events sa Philippine Arena, kasi nga this video is before the AAA. Yeah, awards, yes, and Coldplay, and even yung 17 follow tour. And again, this is Anna nagsasabing okay lang mag-online shopping kung ito iyong ikaka-happy. Maraming salamat po ulit, ka-AdtoCart. See ya!